Baba, may isang child star, gigil na gigil daw ha. Nagpunta pa ng EDSA, pakinggan natin sasabihin ito. Hindi naman po nagpahuli ang batang si Carlo Mendoza o mas kilala sa tawag na Giggle Kid na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dito lang nakaraan ay nakiisa si Giggle Kid sa ginawang pagtitipon sa EDSA Shrine at magsalita laban sa gobyerno. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan, dahil droga rin ang humasak sa pamilya ko. Nilinaw din niya na hindi siya pinilit na sumama sa naturang rally. Sasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Bata pa to, di pa yata butante to, pero at least, alam mo, karamihan kasi ng mga ano natin eh, karamihan ng mga kabataan ngayon, puros computer lang alam eh. At least ito, bata, alam niya kung ano nangyari sa bayan, aware siya. Nasira daw ang pamilya din niya sa droga. Lahat tayo, merong kamag-anak na nasira ang buhay sa droga. Hindi lang ako, ikaw, tingnan mo yung mga sarili ninyo. Lahat kayo may mga kamag-anak na adik. Noong panahon ni PRD, ano nangyari sa mga kamag-anak nyo na adik? Kung hindi man nangamatay, nagsipagtinuan yan. Tama? Tama? Diba? Wala yan. Maniwala kayo, lahat tayo biktima ng drugs. Hindi man directly, pero sigurado ako na marami tayo mga kamag-anak na or lahat tayo merong kamag-anak na nagda-drugs na nung panahon ni PRD nagsipagtino. Diba? Tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. So, itong panahon talaga ngayon, wala na. Balikan na talaga yung mga drugs, balikan na yung mga drug lords. Ang dami na naman nare-rape ng mga bata, may mga nawawalang bata. Jake Arzubal, salamat ka ayo, present. Late ako, oy, ang ganda ng cap ko, di ba? Salamat Jake Arzubal sa aking Boston Red Sox cap, mabuhay ka. So, lahat tayo dyan, apektado. Kaya tingnan ninyo, bata pa lang, aware na. Dapat yung mga anak natin, turuan natin na maging aware din sa kapaligiran nila. Kasi palambot na ng palambot yung generation na mga susunod eh. So kailangan tayo bilang mga magulang, ibukas din natin yung isip ng mga anak natin sa mga magiging buhay nila, pwedeng maging buhay nila sa future. Kailangan kahit papaano i-involve natin sila sa mga nangyayari sa bayan at kailangan ngayon pa lang natuturuan na natin sila ng mga tama. Diba sinabi mo, nagpapaguhin mo Pilipinas? Diba? Pero anong ginawa mo? Maliban kay Giggle Kid. Sabi nito ni Giggle Kid, ito daw si Giggle Kid, ni-rape daw ng yung kapatid niya ng tatay niya kasi addict. Iba-ibang trip talaga pag addict eh. Meron yung iba, pag sabog, nagnanakaw sa kaba ng bayan, may ganun. Iba-iba ng trip 'yan. O halo-halong trip 'yan, depende sa tao. Present din sa rally si You Do Not Girl. Samantala, nagtungo din sa EDSA Shrine ang talent manager at isa ring social media influencer na si David Kabawatan para ipahayag ang kanilang mga saloobin sa pamahalaan. Nandito po kami kasi mulat na aming mga mata. So ayaw na naming magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga nangyayari ngayon. Alam mo, kung makikita ninyo ha, ginagamit ng administrasyon na to yung mga influencers na iba content para sirain si Inday Sara. Pero ito, meron ding mga iba rin ng content na nandito at sumusuporta kasi mahal ang Pilipinas. Diba nakikita nyo, may balance eh, no? Nagkakaroon na rin ng balance. Itong ibang mga vloggers ni Tambaluslos, tayo na nagpo-promote ng sugal. Oh, yung mga, lahat ng mga vloggers na nagpo-promote ng sugal,
Putragis yan. Ano yan? Tsaka yung nagpo-promote ng brand ng vape. Ano yan? Mga tao ni Tambaluslos mga yan. Pilipinas. So, since lumabas ang mga issues, ang panggigipit ng gobyerno sa mga hearing na napapanood namin, mga resource persons, mga nauwi sa pagkulong. Kaya hinikayat nito ang kapwa influencer na huwag magbulag-bulagan sa tunay na sitwasyon ng bansa. Yes, kung totoo kayong mga influencers, you influence your followers to love their country. Aside from your content creation, yung mga skits ninyo, sana lang talaga makatulong namin kayo sa pagre-raise ng awareness na ang Pilipinas po ngayon ay pinamumunuan ng mga kawatan. Na ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga magnanakaw at mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Sana makatulong namin kayo at maipalabas din ninyo sa mga channels ninyo yung inyong frustration sa nangyayari sa bayan natin. Sa mga kapwa namin sa social media, mga influencers, mga naghihintay sa panahon ng kampanya, nagbubulag-bulagan dahil baka hindi kayo makuha sa mga campaign rallies, huwag tayong mukhang pera, guys. Okay, dapat tayong lumabas, makiisa sa mga ganitong pagtitipon. No, hindi lang pera-pera ang usapan. Pagmamahal sa bayan, sa Pilipinas, ang pinaglalaban natin dito. True. So, napakaganda. Kung sino man tong influencer na to, hindi ko kilala eh. Oh, more power sa'yo. Yan ang panatero, yes. Walang inuulit.